Kamusta po kayo mga kaibigan? Ngayon po ay pag-uusapan natin yung ilan sa mga insidente o yung mga pangyayari na mga nagawa kong pagkakamali nung ako ay medyo bata pa. Kasi kaya ako po naisipan gumawa ng ganitong video dahil kung napapansin ninyo, maraming mga artist ang naghahalungkat nito sa mga shows nila, sa mga interviews nila, nababanggit nila yung mga kalokohan ko. So gusto ko lang pong magbigay sa inyo ng konting idea o ng konting mga para magkaroon lang kayo ng ano ng basehan kung bakit ko nagagawa yung mga ganung bagay dati. Okay? Pero bago po tayo magtuloy, nais ko lang pong sabihin sa inyo na lahat po yan ay matagal ko na pong mga pinagsisihan, lalo na nung ako ay nagbalik-loob sa Panginoon. So ang isa po sa mga madalas na nababanggit ng mga kasama natin sa industriya, yung mga kasabayan natin noon ay yung tungkol sa ballpen, okay? Yung pong pananaksa ko ng mga ballpen sa Mega Mall na madalas na nangyayari. Okay, papaliwanag ko po sa inyo kung bakit ballpen ang kadalasan na nagagamit ko dati. Noong mga panahon po na yun, syempre medyo bata pa po kami. Nagsimula po kasi kami dati magtayo ng sarili naming pangkat o gang noong 1992. Okay, so syempre yung edad namin yun, I think 1992, mga 13 or 14 years old ako nung panahon na yun. Okay, 14 years old ako nung panahon na yun. So yun po yung panahon na nagtayo kami ng sarili namin pangkat na hindi ko na rin po babanggitin na para rin po sa ano, sa privacy ng ano ng ibang mga kasamahan natin. Okay? So yun po, tapos hanggang sa 92, 93, 94, and basta yung mga early 90s hanggang mid 90s, yun po yung mga panahon na napatambay kami sa SM Mega Mall. Okay, lalo na yung mga kababata ako sa San Juan, sila yung mga madalas kong kasama dyan eh. So ang nangyari po kasi dyan sa SM Mega Mall ay madalas po talaga yung bakbakan dyan ng mga ano, ng mga hip-hop, ng mga punkista, mga metal, kumbaga halo-halo eh, halo-halo yung mga tumatambay dati dyan eh. Yung mga panahon po na yon, madami naman po kami, madami po mga hip-hop doon, marami tumatambay doon, mga gangster, mga hip-hop na gangster ha. Pero siguro mga triple namin yung dami ng mga kalaban, katulad niyan mga punkista na yan. Okay, ito pong binabanggit tungkol sa mga punks na yan ay hindi po to usaping tugtugin, kumbaga yung mga nangyayari lang na bulihan ng panahon na yon. Okay, ako po kasi bilang DJ, lahat po ng mga tugtog, klase ng tugtog ay pinapakinggan ko, rock, yan yung mga heavy metal, hip hop, punk, jazz, kahit mga kundi man yan nakikinig ako para magkaroon lang ako ng idea na pwede kong magawa sa musika o maihalo. So hindi po to usapin sa musika, kumbaga yung mga pambubuli lang na nangyayari ng mga panahon na yon. Ngayon kami po ay katulad ko po, sanay po akong pagpasensya nyo na po yung mga babanggitin ko ng mga salita kung may mga hindi kayo magugustuhan o hindi nyo masasakyan, kasi ito po yung katotohanan eh. Ako po, sanay po ako makipagbakbakan ng kahit tagang apat o limang tao na ano, na talagang suntukan lang ha, yung talagang walang hawak na kung ano-ano. Sanay po ako niya kasi sa aming pong pangkat o sa aming gang dati, isa po sa mga dadaanan yung proseso yan. Karamihan naman po, ganyan ang ginagawa eh. Meron po kaming tinatawag na 1:4. Ibig po sabihin nun, kung sasali ka sa gang namin, mag-isa ka, ay meron kang apat na makakalaban ng suntukan sa loob ng 2 minuto. Okay? So, ganun po katagal yun. So, hindi naman natin may iwasan na mabugbog talaga tayo dahil apat yun eh. Kaya kumbaga, sanay nga kami ng ganyan. Ang pangalawa sa paraan para makasali ka sa amin pangkat dati, ay kailangan marunong ka gumawa ng paraan para magkapera ang lahat. So hindi ko na po babanggitin kung anong mga paraan yun, pero siguro magkakaroon na po kayo ng idea. So yan po yung dalawang paraan para makapasok kayo sa aming pangkat dati. So sa mga katawid na medyo sanay tayo gumawa ng mga hindi ka-nice-nice dati. Ngayon, yung nangyayari po na pananaksa ko ng mga ballpen sa Mega Mall ay
hindi lang po isang beses nangyari yan. Siguro, hindi natin po mabibilang ng daliri ko kung ilang beses nangyari yan. Kasi, kaya po yan ang ginagamit ko na o lagi kong bitbit dati. Sa Mega Mall po, naging mahigpit po ang seguridad pagdating sa mga hip-hop ng mga panahon na yon. Okay? Hindi nga po namin maintindihan bakit yung mga pangkista o yung mga metal dati ay medyo maluwag yung mga gwardiya. Natatakot kasi, ang alam ko lang, natatakot sila dahil ilang beses lang may mga gwardiya na kinuyog doon ng mga pangkista. So pag nakakita sila mga parating ng mga punks, pinapabayaan na lang nila. Okay, pero pagdating po sa mga hip-hop, medyo may discrimination eh. Andyan yung talagang kakapkapang ka. Dalawa pa yung gwardiya na kakapkap sa inyo. Okay, pagpasok mo sa SM Mega Mall, kakapkapang ka na. Tapos dun sa tambahe namin, sa bowling alley, kakapkapang ka rin ng gwardiya. Tapos, meron pa silang yung metal detector. Okay? So, yan po, nagkakaroon kayo ng idea kung bakit ballpen yung lagi kong nadadala. Dahil, isa po sa halimbawa to, kahit po yung pangkuha ng tutuli, kung alam nyo po yun, yung parang may parang sandok na maliit, tsaka string po ng gitara, kinukumpiska po nila noong mga panahon na yun pag meron dala. Kasi yung mga kasamaan po natin dati, mga hip-hop na ibang mga kakilala natin, ginagamit po nila yun sa sa arcade. Uso pa po kasi yung arcade dati, mga Street Fighter, mga ganun. Ginagamit po nila pansungkit yun. So isa po sa mga kinukumpiska dati sa Mega Mall yan, yung pangkuha ng tutuli, tsaka yung sa gitara, yung string ng gitara. Yan po. Kahit po swerte na po kayo dati ng mga panahon na yun na nakapagpasok kayo ng kahit nail cutter lang. Bawal po ang nail cutter sa Mega Mall ng mga panahon na yun. Hindi po yung talagang panggupit lang ha. Basta po yung nail cutter na mayroong parang matulis na ginagamit natin pang kutkot. Yung nasa loob po na nilalabas natin para pang kutkot sa ano. Bawal po sa Mega Mall yun. Swerte na po kayo kapag nakapagpasok kayo dati niyan. So ganyan po kaipit dati ang mga gwardiya sa Mega Mall pagdating sa mga hip-hop. Alam niyo, dumating pa nga po yung pagkakataon na na pagka naka-baggy pants ka, hindi ka na papapasukin dun sa bowling alley. Makakapasok ka po dun sa loob mismo ng SM Mega Mall. Makakatambay ka sa arcade, makakatambay ka sa ice skating. Pero pagdating po sa bowling alley, sa may bilyaran, may panahon po, hindi ko po sinabi na tumagal yun ha. Pero may panahon po talaga na pinagbawal nila pagka naka-hip-hop ka na suot. Pag malaki yung pantalon mo, pag naka-flannel ka, pag naka... alam naman po natin yung mga pormahan dati. So talaga pong nagkaroon ng diskriminasyon ng mga panahon na yon. So kaya po ang talagang pinaka-isa na isip po ng magandang panlaban ay magkaroon ka lagi ng bit-bit sa loob. Okay? Kahit ballpen man lang. Which is umubra naman sa amin kasi... Sabi ko nga po sa inyo, ako, sanay po ako, o kami, sanay kami makipagbakbakan sa hanggang apat na tao, kahit mag-isa ka lang. Ang problema, pagka kinuyog ka dun, kung isang tao ka lang, ang kalaban mo, mga 20. Ganun po karami yung mga... So, hindi ka naman superman siguro para malabanan mo lahat yung mga yun. So, kailangan talaga, ang discarte dati, taktika sa utak, tsaka tapang. Diba? Kumbaga, minsan, ako, hindi ka naman po binubuhat yung sarili kong bangko. Pero minsan ginagamit yung utak ko na pwede mo silang labanan din ng bukod sa tapang lang. Kumbaga, ako na mismo yung humahanap ng gumagawa ng parang para ma-intimidate sila. Kasi pag inunahan mo sila na halimbawa asarin o inunahan mo silang upakan, medyo naaano sila eh. Kumbaga, ang tawag dyan Ano pong tawag na sa Tagalog dyan? Basta ganun po, pag naunahan mo minsan sila, ay medyo natataranta na sila. So alam nila na medyo may tira ka talaga yung mga panahon na yon. So yung po yung ballpen po, yung isa sa unang nangyari po yan sa loob ng CR sa SM Mega Mall, sa food court. Kasi hindi po namin baluarte yung food court ng SM Mega Mall dati. Tambahan po ng mga pangkisa, yung buong food court na yon. Talagang puro, nakita mo, mga nakaitim lahat, mga nakatayo yung mga buhok. Kaya pagka hip-hop ka, napunta ka doon, asahan mo medyo tagilid ka na. Kumbaga ako, kami, kaya lang po na kami, sinadya namin pumunta doon sa banyo para lang pakita sa kanila na medyo hindi tayo basta-basta magpapa-bully. Kumbaga, inunahan natin sila.
Tapos siguro, yung sabi ko nga po sa inyo, mahigit 10 beses siguro nangyari yung tungkol sa ballpen na yan. Yung nagawa ko na pananaksak na yan. Ulitin ko po, ito po lahat ay pinagsisiyan ko na. Kaya din po kasi yung mga ilang beses na po kami nahulihan ng barel sa Mega Mall. Okay? So yung siguro sa dami ng mga homies namin, ng mga homeboys namin na nahulihan, ay doon na po talaga nagipit yung seguridad ng ano, ng SM Mega Mall para medyo paano maiwasan yung mga hindi nila ano nais mangyari, yung mga kaguluhan. Pero talaga nagkaroon po ng diskriminasyon. Ang kinakatakutan lang po o kinakailang lang po ng mga kalaban namin dati ay yung syempre may mga kasama tayo, may mga kaibigan tayo ng mga sasakyan. Yung pong iniiwasan nila yung makatakbo kami sa sasakyan namin dahil alam nila meron tayong mga ano, mga huhugutin na kahit malayuan ay kaya natin silang labanan. Sa pangkatawid, medyo meron tayong mga kargada sa mga sasakyan. Wala pong halong pagyayabang yan. Kahit tanungin niyo po sa mga lahat ng kasabayan namin sa Mega Mall, wala pong halong pagyayabang yan. So, gaya nga po nang binanggit ko sa dating video, karamihan po sa mga malalaking gang na nakikita nyo ngayon, yung mga hip-hop na gang, ha? Sa Mega Mall po lahat nagsimula yan. Puro magkakaibigan po kami halos ng mga yan. Simula 1992, simula na patamay kami doon hanggang sa maglaylo na kami lahat. Eh, sabi nga nila, once naging gangster ka, habang buhay ka na magiging gangster. Pero may paraan po dyan na hindi mo naman kailangan umalis, pero pwede kang maglaylo. Katulad po ng ginawa ko, mga ko yung magbalik loob na sa Panginoon. So, lahat po yan, pinagsisiyan ko na, gaya sabi ko sa inyo dati, ilang beses na rin akong napasok sa mga barilan na yan. Ilang beses kami humawak ng rehas sa mga kung ano pa ang kalokohan. Pero dala lang po kasi talaga ng pagkabata yan eh. Siyempre, tsaka yun nga, yung mga panahon na yun, talagang no choice ka kundi labanan sila. Diba? Huwag niyo po mamasamain yung mga kalokohan na nagawa ko dati, pero iba po talaga nung panahon nung 90s. Talaga pong kailangan buhuan loob mo. Hindi po pwede yung medyo lalambot-lambot ka, kumbaga, nung panahon na yun. So, sana po nagkaroon kayo ng linaw kung bakit katulad na kumakalat na yun, yung ballpen yung ginagamit ko. Sabi ko po sa inyo, napakahigpit po ng seguridad sa Mega Mall nung panahon na yun. Tapos, naging maluwag din. Medyo naglaylo na. Pero, dadaanan nyo yung mga bakal na ano, yung sensor para sa metal, sa mga ano. Kumbaga, yung malaking sensor ng metal detector. Tapos, meron pa yung maliit na ginagano sa katawan mo. Kakapkapang ka pa. Ganun po ang ginagawa ng mga gwadya dati. Yung mga kasamaan po namin na ano, medyo ano rin po kasi yung mga gwadya sa Mega Mall dati eh. Pagpotensya ano po, medyo mga kumbaga sa ano eh, parang mga corrupt, tsaka may mga illegal din silang gawain. Katulad ng mga nakuha na mga armas sa amin, nakuhaan yung kasamaan ko ng 9mm, nakuhaan ng 38. Ang ginagawa nila, huhulihin kayo nila, dadalhin kayo sa opisina, pero hindi nila re-report sa ano yun, sa police. Kumbaga, kanila na lang yung baril na yon, yung sa mga OIC nung ano, ng mga gwardiya doon. Ganun po ginagawa nila dati. So, yun lang po. Binanggit ko lang po sa inyo na ano, na medyo may mga alanganing gawain bawat tao doon sa Mega Mall talaga dati. Pero ang pinaka-importante dyan, yung buo yung loob mo para labanan lahat yung mga tao na nagtatangka ng kung ano sa'yo. Kaya ang ginawa ko dati, binuhos ko na lang yung sarili ko, yung oras ko sa musika. Nagkasaya na nga. Nagkaroon na kami ng album, lumabas na yung H-Bomb na album namin, ng 1995. Pero kahit na lumabas na yun, medyo napapasama pa rin talaga ako dyan sa mga gulo-gulo na yan. Hanggang sa unti-unti na rin ano. Hindi naman biglaan, baga dekada rin yung lumipas bago ko naisipan na magbalik loob na talaga sa Panginoon. So, sana po naunawaan nyo yung mga aking paliwanag at huwag nyo po mamasamain yung pagiging yung mga nagawa kong kalokohan dati dahil ulitin ko po, matagal ko na po pinagsisiyan tsaka pinagbayaran yung mga ibang nagawa ko na kalokohan. Okay? Maraming salamat po and mabuhay ang Pinoy Hip Hop at spread love, not war. Okay? God bless you all. Peace.